Senate ang kampo ni Presumptive President Bongbong Marcos na hindi maaaring manghingi ng temporary restraining order ang mga naglalayong ipakansela ang kanyang Certificate of Candidacy para ipahinto ang canvassing ng mga boto sa presidential elections. Pero para sa isang eksperto, may kapangyarihang maglabas ng TRO ang Korte Suprema. Nasa frontline balitang yan, Marlene Alcaide. Hihilingin ang kampo ni Presumptive President Bongbong Marcos sa Korte Suprema na ibasura ang dalawang petisyong naglalayong kanselahin ang Certificate of Candidacy at i-disqualify si BBM. Na-desisyonan na raw kasi ito ng COMELEC. I can bang deny the disqualification of BBM. Itong basis ng disqualification has been passed upon by the COMELEC division and by the COMELEC and bang. Reaksyon ito ni Mendoza matapos niyang mag-file ng manifestation sa Korte Suprema sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO sa pag-canvas ng boto at pagproklama kay Marcos. Nakapaloob ang hiling na TRO na ito sa petisyon ng grupo ni Attorney Tedte na nagpapakansela sa COC ni BBM. Sabi ni Mendoza, walang jurisdiksyon ng Korte Suprema na maglabas ng TRO dahil malinaw na nakasaad sa konstitusyon na dapat idaos ng Kongreso ang canvassing ng mga boto para sa presidente at vicepresidente sa loob ng 30 araw matapos ang eleksyon. Hindi nga pwedeng pigilan ng Supreme Court kasi yung proseso nasa konstitusyon mula sa pagpapadala ng election returns Pero tinabla ito ni dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa. Giit niya, may kapangyarihang maglabas ng TRO ang Korte Suprema sa kaso. The Supreme Court has the power to review decisions of the COMELEC. At itong mga, ang kaso na ito is not an original case. This is an appeal from the decision of the COMELEC Division and the COMELEC and Bank. So the Supreme Court has jurisdiction to review decisions of lower courts or quasi-judicial bodies. Pero paano kung katigan ng Korte Suprema ang hiling na TRO ng mga petitioner? Para kay Cayosa, posibleng maging acting president ang nanalong vice-presidente kung sa araw ng June 30 ay hindi pa rin naipoproklama si BBM. Sabi kasi ni Cayosa, ang canvassing lamang ng mga boto para kay BBM ang pinapa-TRO ng mga petitioner. Tuloy pa rin ang canvassing ng Vice President. So if the reports are accurate, ipoproclaim yung highest vote. And so far, it seems it's clearly Mayor Sara Duterte. So mag-assume yan ng office ang noontime of June 30. So kung hindi pa, for one reason or the other, na-proclaim, na-qualify yung President-elect, the new Vice President will act as President. Sa ngayon ay naka-recess ang Supreme Court at sa June 14 pa sila nakatakdang magdaos ng en banc session. Sa susunod na linggo naman, sisimula ng Kongreso ang canvassing ng mga boto sa pagka-presidente at vice-presidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5.